Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Webes, July 11, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 10, mga talatang 7 hanggang 15. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga may ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, nibihisan, pampalit ng pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, pumanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan. At manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora." Magpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 20:24. "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos." Ito po ang madalas na tinutumbok at tinutukoy, pinakasentro ng mga pangangaral ng ating Panginoon para sa kanyang bayan. Ito isang malaking pag-asa na kanyang iniaalok sa kanyang mga kababayan, ang paghahari ng Diyos na nalalapit na. Ang kwento ng pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad ay maaaring bigyan ng pagbubuod sa dalawang pagtitiwala. Ang pagtitiwala ni Jesus sa kanyang mga tinawag at ang pagtitiwala ng mga tinawag sa Diyos. Vice versa, di ba? Balikan lang. So, ang Panginoon nang tawagin niya ang kanyang mga alagad. Malaki ang kanyang tiwala na makagagampan sila sa mga ipapagawa ng ating Panginoong Jesus. At sa kanila namang pagtupad, inihimok din sila ng ating Panginoon na sa kanilang paglilingkod ay magkaroon sila ng pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi nga niya na may mga panahon at pagkakataon na inuutusan niyang ang mga alagad ay walang dala sa kanilang mga paglalakbay maliban sa tungkod, kasuotan at kanilang sandalya, sapagkat sa ating pagbasa, pinapalutang niya na ang mga manggagawa ay may karapatang tumanggap para sa kanilang ikabubuhay. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad hindi dahil sila ay mahusay o dahil sila ay nagtataglay ng mga magagandang katangian. Inirang sila dahil sa kanilang pagiging bukas sa paanyaya ng Diyos. O nga naman, kahit ang isang tao ay marunong, maraming alam, nasa kanya ang lahat ng bagay, kung hindi naman siya bukas sa panawagan ng ating Panginoon para siya'y magpagamit, para siya'y tumupad sa mga misyon at tungkulin, walang halaga at walang kabuluhan ang kanyang mga nalalaman o kahusayan. Ngunit ang isang tao, bagamat wala siyang kaalaman, walang karanasan, hindi marunong, ngunit kung bukas siya sa paanyaya ng ating Panginoon para siya'y magamit, siya'y magiging kagagamit-gamit talaga. Bagamat sila ay tinawag sa kabila ng kanilang mga kahinaan, pinagkatiwalaan sila ni Jesus upang gampanan ang tungkulin ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Dahil dito, hindi nila magagawang umasa sa kanilang sariling kakayahan at lakas, bagkus aasa sila sa kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa kanilang buhay sa kabila ng kanilang mga kahinaan. Kalakip ng pagtitiwala ng 12 ay ang lubusang pag-asa sa kabutihan ng may kapal. Kailangan doon talaga tayo umasa sa Diyos na tumawag sa atin. Hahayo silang nananalig na ang Diyos na tumawag ang siya ring magpapala sa kanila. So sa kanila mga pupuntahan at paglilingkuran, hindi sila magugutom, hindi sila maghihirap, sapagkat may mga taong ipapadala ang Diyos sa kanila mga pupuntahan na tatangkilik at tatanggap sa kanila.
Kaya nga ang buhay na ito bilang isang mga alagad, tayo po ay patuloy na naglalakbay, magpagamit lamang tayo sa ating Panginoon at ang Diyos ang bahala sa lahat ng ating mga pangailangan. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ang akin lamang pong palaging sambit, hayaan po natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. At ang akin lang palaging masasabi, I love you, in the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.